Very simple lang. Time check is 4:52. Mamanda na naraw. Hindi ko alam, usually wake up 7 or 6. Pero ngayon, maaga akong nagising. Maaga din naman kami natutulog. So first off, syempre, CR muna tayo. Nandito ko sa CR. Tapos, we can brush it. Ganyan. Usually, gusto ko mas maagang nagigising. Kasi may time ako sa sarili ko. Kasi kung sabay-sabay kami nagigising, nakakalimutan ko na yung sarili ko. So, mas gusto ko talaga na maaga nagigising sa mga anak ko. So, sa umaga, dyan ako naghuhugas. Pag, kunyari, after dinner. Tapos, pasukan kinabukasan. Talagang iniiwan ko yan. Sa umaga, ako naghuhugas ng pinggan. Ewan ko, ganun ako. Ayoko nagbabasa ng kamay. Although may gloves naman, pero ayoko talaga nagbabasa ng kamay. Diyan ako, kaya nakita niyo maraming hugasan dyan. Ganyan. So, first thing kong ginagawa is to make coffee. So, buwan na tayo ng coffee na. So guys, welcome to my milk. Serious mo na? Yeah. So magbe-breakfast na? Yeah. Oh. Ito, oh, ito muna anak. Ito muna, oh. Yum.
What happened? May kuya. Oh, ito na yung milk mo. Rice Krispies naman sa kanya. Okay, go. Look at the milk na. Oh, tayo. Auntie, pour out the milk for me. Linggo ngayon sa amin, so maglalaba po ako ngayon. So ang aming laundry basket is nandun sa CR. CR po yan. So ayan, kinukuha ko na yung mga labahan sa mga kwarto. Meron kaming tatlong kwarto dito sa taas at tatlong kwarto dun sa baba. Pero yung sa baba, nagiging storage na lang po namin yung nasa baba. So, ganyan, maglalaba tayo ng mga towels na rin ngayon. Ngayon naman, magluluto ako ng aking brunch, breakfast and lunch. Kasi around 9-10, ako kumakain. Ayan. Meron kasi akong diet, yung low carb. Kasi nga, may diabetes ako. So, ito yung aking diet. Less rice or no rice at all kung kaya. At itong tilapia naman para sa mga anak ko. So, ang ginagawa ko dyan, inaano ko ng paper towel kasi medyo mabasa-basa. Grabe, tumalsik, diba? So, inaanohan ko yan ng paper towel. At saka salt. Ayan. Salt and pepper lang siya to taste. Tapos, pagkatapos niyan, kung napapansin niyo, wala pa siyang hiwa sa gitna. So, nilalagyan ko yun ng dalawang hiwa kasi medyo malaki-laki itong isda na ito. So, yung mga isda dito is frozen, fresh frozen. Ibig sabihin, fresh siya. Tapos, pinu-frozen nila kaagad, in-export dito sa ibang bansa sa dito sa kung saan ako ngayon. So wala kaming meron naman pero iba yung para maputla. Yung parang yung nandoon parang sa mayroon malaking aquarium dito sa Chinese grocery. Meron namang live tilapia kasi parang maputla. Parang yung black niya hindi. Kung mapapansin mo, di ba may mga black siyang parang kaliskes. Doon parang ang putla, mapute. So, this is my rice. It's cauliflower rice. Dito ko niluluto yon. Kung saan ko niluto yung steak kanina. So, yan lang yung ang ginagawa ko. Tapos, mas maganda sana lagyan ng garlic. Pero, nag-iiba kasi yung lasa. Parang malalasa mo, parang hindi kanin na.
So, as much as possible, gusto ko lang ganyan. Konting lasa lang from the steak. So, ayan yung kakainin ko. Steak na hinihiwa-hiwa ko na. Tsaka itong cauliflower rice. At itong sparkling water. Ganyan. Busog na ako niyan. Yummy, kuya. Si Sunday today, tutulungan ako ni Kuya maglinis ng mga toys nila. Yan, araw-araw kasing makalat dyan, sa gitna na yan kasi yung maliit ko is makalat. So, walang pasok si Kuya ngayon, tutulungan niya ako na maglinis. After niya, maliligo na siya. Tapos ako naman is kukunin ko na yung laundry sa baba na nilalaban ko. Ayan, pagkatapos ko maligo, kinuha ko na yung laundry sa may dryer. Kahapon ko yan na laundry. Habang may nilalaman pa ako sa washer. Ayan, tutupiin ko muna siya. Parang first in, first out. Ayan, nakaligo na rin ako. Pati si Kuya nakaligo na rin. So, we're ready to bed. Maya-maya kasi na we go to bed early, like 5, 6, ganyan. Ang pinaka-late namin is 9 p.m. Pag nandito yung daddy nila, Diyos ko, parang 10 p.m. na yata. Sobrang late na yun sa akin. Kasi nga maaga, early bird yung mga anak ko, pati na rin ako. Basically, ganun lang yung aming ginagawa. So, maya-maya matutulog na rin kami. Thank you guys for watching. Please like and subscribe. Thank you.